Good day everyone. So, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang ating Dr. Api sa Honda Click 150 or sa mga Honda scooter or sa mga Honda big bike, pwede siya. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gumag-diagnose gamit ang ating Smart Garage Diagnostic Tools. Okay, so meron tayo ditong Honda Click 150 Game Changer FI. Okay, so ipapakita natin kung paano ba gamitin ang Dr. Api sa pagdadiagnose ng Honda. So paano ba tayo magbabasa ng error? So paano ba tayo magbabasa ng mga sensor? Bago tayo mag-FI cleaning, so dapat, or bago tayo mag-reset, so dapat alam natin yung tamang pagbabasa ng mga parameter gamit ng ating Dr. Api. So, itong Click 150 na ito, or yung mga scooter na Honda, karamihan ng kailan niyan ay nakalagay sa gilid ng battery. So, ito, ang Click nakalagay dito sa apakan. Same din sa Honda Beat, dito rin nakalagay sa apakan, sa gilid ng battery ang kanyang kailan. So, ngayon, kalasin natin cover. Sa mga big bike naman, iba-iba ang lagayan ng kanyang K-line. May nakalagay sa unahan, sa may headlight banda, iba sa taillight, yung iba naman nasa ilalim ng upuan. So, madali na lang yun. Okay, so ito muna tayo sa Honda Click. Yan. So, yung K-line yan, ito sa akin kasi may nakalagay sa K-line. So kapag wala pang hindi pa nagagalaw to, ang kulay ng cover nito ay kulay red. Yun. So pagkatanggal niyan, iaangat lang natin yung mismong clip na yan. No? Iaangat lang natin yun. Pag naangat natin yun, patakal lang natin yung pinaka-cover. Yun, kulay red. So dito guys sa Honda, kapag magsasaksak tayo ng ating Dr. Api, make sure natin na yung battery is good or walang issue ng ginalaw yung harness. Dapat alamin muna natin yun para siyempre para maingatan natin ang Dr. Api. Kasi kapag lobat yan, pwedeng masira ang screen ito, mag widescreen yan or may masira sa loob ng ating Dr. Api. Dapat ang reading ng battery ay 12 volts pataas. So pag mga 10 volts na lang, wag niyo sasakan ng Dr. Api or anuman diagnostic tools para iwas masira yung ating tools. So gamit tayo doon ng voltmeter or multi-tester sa pagtesting ng battery. So, makikita naman natin yan sa panel sa kalagayan ng motor kung talagang lobat ang motor. So dito, bago natin isaksak dito, halimbawa good naman yung battery volts natin. So bago natin isaksak yung K-line, pwede tayo magsaksak na naka-on ang ating susi, pwede tayo magsaksak na umaandar na yung motor. Basta sa Honda pwede yon. Pwede naman na nakapatay ang engine. So, nakapatay din ang ignition switch. Okay, walang power yan. Pwedeng ganun. So, start natin ang ating pagbabasa ng ating sensor. So, siyempre guys, bago tayo magsaksak ng smart garage din, alam natin dapat kung ano yung gagawin natin sa motor. Halimbawa, customer ay magpapa-FI cleaning. So, FI cleaning lang yung papagawa niya. Wala namang error yung motor. So, bago natin FI cleaning, basahin muna natin yung mga sensor parameter para pag binalik natin sa dati, same pa rin yung mga reading or mas good. Ganun. So, mas maganda yung ganun. Alam natin basahin yung parameter. So, ito, sundan nyo yung aking mga ibibigay na idea sa inyo. Okay? So, sasaksak lang natin ito. Ayan, itong kailangan ating cable, yung pinakamahabang cable ng ating Dr. Api. Ito. So, yun yung pang Honda. Ito rin yung main cable. Okay, so, isasaksak lang natin dyan sa kanyang K-line ng Honda. Ayan. Ayan. Pag sinaksak mo yan, tingnan nyo, walang power. Kasi nakapatay yung switch. So, pwede tayong naka-on na agad. Pag saksak, pwede nga umandar ang motor. Okay. So, ayan yung on na siya. Then on. Pag on ng
panel. Ayan. Pabago-on na rin yung ating so yan pa ang hindi accurate sa Honda natin. So hintayin natin ang next update para magkaroon tayo ng tamang reading dyan sa engine coolant temperature. Pero sa ibang mga motor, sakto yan. Sa Honda click game changer lang hindi pa accurate ang engine coolant temperature na yan. Okay? So pwede na tayo dyan sa pwede na tayo mag-diagnose dyan sa click quantity. Or ito guys, pwede nyo pang gamitin ito. I-check natin. Para alam nyo yung mga papasokan nyo kapag nagda-diagnose kayo ng Honda. Eto guys, MSX125, yan yung pang XRM125. So sa Thailand, MXX ang pangalan niya. Pwede rin tayo mag-connect dito sa Auto 110 Step 45. Diyan yung ilalagay lahat ng Honda na bagong labas. Pwede nyo i-connect dyan. Sa mga Honda naman na luma, FI, Auto 110 Step 3. Okay, so ilalagay ko sa Step 10, Step 110, or Auto 110 Step 45. And so pagpasok natin sa Honda, meron tayong pagpipilian, tatlo, view parameter, view DTC, or reset code DTC. So sa view parameter, dyan yung mababasa yung mga kalagayan ng ating mga sensor bago tayo mag backlash, mag FI cleaning, or mag diagnose, dyan natin mababasa. View DTC, dyan mo makikita kung ang motor ay may error, or dinala sa shop mo, may check engine. Diba? So una, bubuksan mo natin yung error, alamin natin kung anong error, huwag muna tayo pupunta dun sa reset. Hindi tama yon. View DTC muna. So nakita nyo guys, may nilagay akong error dito, 52-1, nakalagay agad CK phase sensor. Kasi ito guys, meron tong, kinakat ko yung ano ito, yung sa alarm. So yan, kapag kinakat off ko yung alarm, yan ang nangyayari. Nag-CK phase sensor. So sa pagkakabit nyo ng mga alarm, dapat hindi na ganyan yung pagkakabit nyo. Meron akong wiring lesson para dyan. Tinuturo ko na para hindi siya magka-error. Pero ito, nilagay ko lang dito guys para isang guide. Para tuwing may mag-actual demo ako, pinapakita ko yan na nagkaka-error talaga siya. So yan, nakalagay. Dito. Hindi, ibig sabihin yan ay sira yan. So una, aalamin nyo yung lumalabas na error. Baka naman history lang yan. Yan. So ito lang yan, no. Back nyo lang, then i-reset nyo lang siya, i-reset. Pag ni-reset nyo siya, tapos lumabas yung complete, balik ulit kayo dun sa ating view DTC pag after nyo mag-cleaning. Yun, so complete na. So exit na lang natin, then balik tayo sa view DTC. Yun. Para malaman natin kung talagang error siya or history siya. Nawala. Ibig sabihin, no error code. Hindi siya error. So, history lang siya. So, after 10 seconds, kapag in-start yung motor, babalik uli yan. Kapag may error, bubuksan nyo uli yan. Kapag yung error, hindi nyo pa napifix. So, pinakadabis yan, fix error before nyo i-reset yung mismong error. Okay. So, pupunta tayo sa view parameter. Yun. So, sa view parameter, meron tayong dalawang paraan ng pagbabasa. Isang umaandar ang makina at isang nakapatay ang makina. So mag-i-start tayo sa nakapatay ang makina. Ano ba ang mga nababasa kapag patay ang makina? Ayun, una pinakita ko sa inyo kanina yung engine speed. Makikita nyo kapag accurate yung selection na pinili nyo. Makikita nyo agad dito. Kapag zero, ibig sabihin nakatama yung pinili nyong software. So throttle position, next natin ay throttle position degree, or next natin yung engine coolant temperature. Yan yung init ng makina. So ito guys, kahit hindi accurate yung ating temperature sa Honda Click Game Changer, kapag may error yan or may putol sa linya ng sensor ng engine coolant temperature, yun guys yung mga nakasaksak sa gilid ng cylinder head. Yan yun, yung ECT. Or sa mga walang radiator ay AOT, engine oil temperature, yung init ng langis or init ng tubig nakikita niya. Kapag yan may negative sa unahan, ibig sabihin putol ang sensor or putol ang linya mula doon sa sensor pagmuntang ECU. Possible lang at ng mabait yan. So may guide tayo para malaman natin na kung putol ba yung linya na yon. Okay, so next natin ay throttle position degree. Yung degree, ito yun guys, oh. Yung degree ito. Yung bawat, yan yung degree niya.
mula 0% to 100% or 88% sa mga stock na yan pag pinu-full throttle mo. So kapag pinu-full throttle natin yan guys, makikita nyo yung kalagayan ng ating throttle position. Halimbawa, dinala sa shop mo kaganyan. So ibig sabihin niyan, ginalaw yung TPS or yung adjusting screw doon sa throttle body. Posibleng pinihit ng mekaniko or yung mekaniko na hindi niya pa alam yung paggagawa sa FI, nilagyan niya ng minor kasi possible siguro walang minor doon kaya pinihit niya para magka-minor. Pero dapat ang standard niyan ay 0.0. Sa 0.0 dapat may minor na yan. So kapag walang minor sa 0.0, may ibang problema yun guys. Gagamit tayo ng ibang tools. Check natin yung compression, check natin yung fuel pressure gauge. Ay, fuel pressure. So gagamitan natin ng fuel pressure gauge. Okay? So isa pa pagtitingin niyan kung may problema yung ating TPS or throttle position sensor. Kapag may problema yan, ganito pag check niyan, ipo-full throttle mo siya dahan-dahan. Eh no, pu-full throttle mo dahan-dahan, okay? Hanggang ma-full, masagad mo yung throttle. Kapag yan may nag-drop, 0, yan, pataas, 24, 30, 40, yan, pataas. Kapag pinul throttle mo tapos bumalik sa 0 or bumalik sa mababang numero yan, ibig sabihin, may problema ka sa TPS. Okay? So, dapat mula 0 hanggang full throttle mo, hindi dapat siya magda-drop. Yun. So next natin ang injector. Ang injector natetestyan kapag umaandar na. So ito nakapatay pa engine. So doon naman tayo sa mga nababasa kapag patay engine. Battery voltage ko ay 11.9 na lang kasi kanina pa siya naka-open. So kapag umandar yan, babalik uli ang charging nito. Okay? So nalobat lang siya. Kapag umaandar naman, doon natin makikita kung kumakarga. FR ratio kapag umaandar din. Short term fuel trim pag gumaandar din niya nakikita. Next, yon, pag gumaandar din niya nakikita. Ito naman yung ating fuel pump. Nag-on siya kapag pinupo-start natin. Kapag nag-on yan, ibig sabihin buhay yung linya mula sa ECU papuntang relay. Yon, kapag yun hindi nag-on, ini-start mo, ibig sabihin possible sira yung relay natin o yung linya putol. SS, yan yung side stand. So kapag sinasize natin yung ating motor, makikita mo kapag buhay siya or hindi. Ayun. So kapag yan ay dinala sa inyo, ayaw mandar, possible, check nyo rin yan. Baka mamaya nangat-ngat lang daga. Okay? Ayan. So doon lang muna tayo. Mode 1. So yung mode 1, kaya may 1 yan kasi ang location ko dito medyo mataas, masaas sa patag. Yung mode 0, nasa patag na area ka. Kapag medyo nasa bundok-bundok ka, mode 1. Sa pinakabundok, mode 4. Ayun. May sariling mode ang ating ECU hanggang mode 4. Nagbabago ang program kapag napupunta ka sa ibang level. Ayun. So ito, pagdadiagnose na patay ang engine. Eh, paano naman magdiagnose ng umaandar ang ating engine? Ayun. Start ko na guys ha. So nakita nyo yung battery ko kanina na 11.9 pero nag-start pa, ibig sabihin nalobat lang talaga siya. Okay, so yan yung minor ko guys, nasa 1314, hindi siya normal. Dapat ang minor ko ay nasa 15. Ayan, 15 kasi ang standard ng 15, 16, 17 standard ng mga Honda. So ma-adjust naman natin yan sa pamamagitan ng pagpihit ng air screw doon sa may throttle body. Mababago natin ang ating minor. So try ko siya guys na try ko siyang pihitin na dudukutin ko lang kung kaya ko madukot yung throttle body. Pakita ko sa inyo yan, pinipihit ko na guys. Nakita niya nagbago, tumaas. Pero yan, kapag hindi nagbago yan, pinihit mo na yung idle screw, ay yung mismong air screw sa throttle body, hindi nagbagong minor, may iba ka pang problema sa motor. Possible yung ECU mo kailangan ng i-refile, or mahina na yung fuel pump pressure or loss compression. So kapag naman okay ang pressure, compression, okay naman ang pressure sa fuel, then ayaw pa rin magbago, kailangan mong i-refile ang ECU. Guys, abangan nyo yun, ilalabas ko yun sa next upload ko na video kung paano mag-refile sa Honda. Yan.
hunger press ng mga sensor natin. So yeah, nakikita nyo na yung minor na bago nyo sa galawin or kalasin pag ipay cleaning, tingnan nyo yung pinaka minor para pag binalik nyo siya sa alba na disassemble nyo na i-assemble nyo ulit, ganyan uli ang ibabalik yung minor. Okay, so throttle position hindi nagbabago kahit umandar, kapag pinupull throttle mo lang saka nagbabago. Yung injector ko ay 2.2, 2.4, so hindi yan normal guys. Ang normal reading sa mga FI ay 2.0 to 1.5 dapat. So sa mga FI, kapag ang minor ay nasa tama, magto 2.0 yan. Pero kapag ang minor mo ay sobrang baba, lumalakas yung MS nyan. So try ko siyang itaas guys ha. Makikita nyo yung pagbabago. Tataasan ko pa ang minor ko ng mga 1, tapos nyo ng mga 1.6 siguro. Nakita nyo yung reading ng MS ko. Ayan. Kapag mas mataas ang minor sa mga FI, mas matipid sa gas. Baligtad guys, you know? Hindi katulad sa mga carb. Mas mataas ang minor, mas malakas sa gas. Pero sa mga FI, mas mataas ang minor, mas matipid sa gas. Kasi doon nakalagay ang program niya na mas matipid sa kung anumang RPM ang nilagay sa kanya nakaprogram. Halimbawa 1.6, o doon sa mas matipid. Pag binabaan mo yung RPM, mapupunta sa mas malakas na kaya ng gas. Kasi yun yung program na nakalagay sa ECU niya. Okay? So timing advance. Yung timing advance, ito yung reading ng ating kuryente sa ignition coil system. Kapag yung timing advance na yan ay mula sa number na yan, 14.0, ibig sabihin yan, kapag nag 14 na pataas, mahina na yung spark plug cap ko. Nagbibigay signal na siya na ano na siya, kalawangin or malapit na. Kasi ang reading ng mga timing advance karamihan ay sa Honda ay 7 to 10 to 12 pero steady. Pero ito guys, ini-ignore ko lang to kasi hindi naman siya malikot. Kapag ito kasi malikot ang timing advance, 14, 18, 24, 23, 14 bumabalik sa doon, ibig sabihin may problema ka sa spark plug cap na, mahina na yung resistance. Pero kapag steady siyang ganyan, nag-steady lang siya, ignore nyo na lang yan, okay pa yan, pwede pa siya. Pero kapag ang reading ay katulad yan, 13.5, 10, 9, 5, 13.5, 10, 9, 5, pababa ang reading, ibig sabihin nun, kailangan nyo na magpalit ng spark plug. Mahina na yung spark plug nyo or pasira na. Okay, so next tayo sa battery. Kanina ang reading ko ay 11.9, ngayon naging 14.5, yan, pataas na. Ibig sabihin, kumakarga yung aking gumagana aking charging. Yun, ganyan diba? AFR ratio. Standard ratio ng mga Honda ay 14.5 or around 15. Ayun. So pasok pa rin ako sa reading. Kumbaga ito yung auto sensor. Ito yung umaamoy ng air fuel ratio natin. Ayun oh. So pasok pa rin ako sa reading. Okay pa rin yung auto sensor ko. Okay pa rin yung kain ng gas ko. Pero pag yan nag-iba reading, matataas na, ibig sabihin nagli-lean or nag-rates, may ganun tinatawag sa FI. Sa short term fuel trim, nakikita nyo nagbabago-bago. Dapat ang reading nito ay 989 or 998, pero kanya malikot siya, ibig sabihin yung minor ko hindi stable. So try ko siyang rev ko lang konti, tapos ibababa ko konti ang minor kasi sobrang taas naman ang minor ko. Hindi ko na mapihit, hirap na tukutin. So yan yan, hindi ko na mapihit, paangat lang. Pero yun guys, kapag ang minor mo nakatama, mag-i-steady din yan. Pero pasok pa rin sa reading yan. Kapag lang yan nag-grading ng mga 8 or 7, ibig sabihin may problema ka sa kain ng gas. Okay, so kailangan mo ng learning doon. Le-learning mo na siya by cleaning, or try mo siyang linisin yung fuel filter, or palitan ng fuel filter or air filter, palitan nyo siya. Next, long term fuel trim. Ayan, nakikita nyo siya, 967. Pasok pa rin yan sa reading ng aking trim. 998 to 989,
So, ganyan, okay siya. Pero pag reading niya ay 7. Ha, 7. Pababa, 0.7. Ibig sabihin, may problema ka sa kain ng gas. Kailangan mo siyang i-refile or i-learning or linisin mo yung injector. Yun. Ano siya? Yung may fuel pump ko nagbukas na. Okay? So, pag gumanda, nag-on siya. Ganun guys, mga konting idea lang na binigay ko sa pagbabasa ng Dr. Abby. So, abangan nyo yung mga next ko pa na video na ilalabas about naman sa pagre-refile or pagle-learning. Bibigyan ko yun ng konting idea paano mag-learning sa ating Honda. So, yung Yamaha ko naman, meron na akong binigay na idea. Panoorin nyo na lang guys sa aking channel. Then, like nyo na rin. Then, subscribe. So, tulong nyo na rin sa akin. So, yun guys. So, ganun lang ang pagdadiagnose ng ating Honda na mga FI gamit ng ating Dr. Abby. So, maraming thank you sa panonood. And more power.